lahat. Nandito po kami ngayon sa San Narciso, Quezon, sa isang beach resort po dito na nasa sulok lang siya, pero napakaganda naman po nung area. At isa pa po, ang ganda po nung ating beach. Po yung design ng kanilang mga kubo. Ang ganda lang. Simple lang siya, pero maganda yung forma. Nakaka-relax. At maganda rin po yung buhangin niya. At ito po yung kanilang dagat. Ang maganda po dito, mga kaparmlat, ay meron po tayong beach dito na kahit ang layo na ho natin, nasa ilang meters na yung distance natin dyan sa dagat, ay hanggang baywang pa lang yung lalim niya. So safe na safe po siya dun sa mga bata. Tulad po niyan, ang dami nagsuswimming. Dito po ito sa Narciso, Quezon. Medyo maluwag naman ah, yung kanilang sitwasyon. Hindi po katulad natin pandemic. Pero dun po sa real Quezon sa amin, ay mahigpit pa rin. Mga kaparmlat, nandito po ako ngayon para bumisita po kami doon sa isang beachfront na i-vlog ko po before. Doon po sa vlog ko yung 1 hectare na beachfront na 450 per square meter. So this time po binalikan ko sa kanilang lupa. Ayan po, marami dito mga riders. Mga farmlat, abangan nyo po yung iba-vlog ko na isang farm dito na beachfront. 2.5 hectares na po ang sukat niya na 450 per square meter. Ang exact na sukat po niya ay 25,466. Yun po ay titulado. At yun nga po ang tinignan natin ngayon. Kaya po kami nandito sa area ng San Narciso, Quezon. At titingnan po natin yung dagat para po maipakita ko rin sa inyo kung gano'ng aganda yung lugar nila dito. Yung pong binibenta mga kaparmlat na property ay wala pong pinagkaiba yung kanyang front na ganda ng buhangin. Ganto rin po ang buhangin doon. Sa tingin ko nga po mas maganda pa yon kasi meron po siyang parang isla doon po sa property. So parang ito yung property, ang lawak ng kanyang frontage sa dagat. At meron po siyang isang isla doon na pwede ka pang maglakad. So siguro po yung layo ng property na yon ay nasa mga 2-3 kilometers po mula dito. Ganito rin po yung itsura ng dagat doon. At katulad po nito, tinan nyo po mga kaparmlat, ang layo na ng mga tao doon na naliligo. Pero yung kanila pong lalim, abot lang po hanggang bewang.
So yung distance nito napakalayo na ho. Yun po yung mga taong nandun na naniligo. Pero kaya po yung mga bata sipo dahil hindi siya biglang lalim yung dagat. Tsaka ho yung alon hindi ganun kalakas. Pwedeng-pwede siya dun sa mga kids. Ito po yung itsura ng kanilang resort. Hindi ko pa nakita kung ano bang pangalan nito. Mamaya siguro titingnan ko na lang. Ayan po yung entrance. Kanina po nagpalipad din ako ng drone dito. At ayan po yung... Siguro mas maganda to sa gabi kasi po may mga ilaw. Ayan, maligam-gam po yung tubig, mga kaparmlat. So kaya ko po siya pinakita sa inyo ngayon dito, mga kaparmlat, is gusto ko pong sabihin sa inyo na ganito rin po kaganda yung binebenta na property na 450 pesos per square meter. Ito yan na yan. Isda. Anong kinukuha nyo? Ha? Kinukuha nila? Ganun pala paghuli ng bulate? Ano yung pinapain lang? Tapos lumilitaw na? Ba't ang bilis nilang maamoy? Ha? Ah, ganun. Ilalapat nyo lang sa buhangin tapos lalabas na yung bulate? Ano? Dinero? Paano yun? Ganun nga no? So ang bilis nilang maamoy pala yan. May pain lang sila. Panghuli sila ng bulate. Yun po, kaya ako po pinakita to mga kaparmlat dahil dun po sa amin sa Real Quezon, dun po sa isang side, yung papunta po ng Impanta. Ang beachfront po doon, ang presyuhan ay umaabot ng 3,500 per square meter. Sa totoo lang po, lalo na po yung papunta ng Lubayat, yung may surfing area doon. Kagandahan dito ay meron po tayong buhangin na nakikita at saka malambot. So yun. At saka ito, yung mga batang to, sipu dahil hindi masyadong lumubog agad yung lalim ng tubig. Sa amin po sa Real, may beach din, pero sobrang taas nung presyo per square meter. Pero dito po, ay 450 yung offer sa atin, titulado na. Kaya lang ho, medyo malayo-layo sa Manila. Siguro mga 5 hours po na biyahe yung property pag galing po kayo ng Manila. Pero pag nakita nyo po yon, ang ganda po niyang i-develop. Kung may upload ko na po siya, siguro i-indicate ko yung link niya dito sa aking vlog na to. So ngayon po, siguro mga 4. Magpo-4 na. O 5 na siguro. Kaya po, ganito na yung itsura ng ating makulimlim na. Ang sarap ng maligo. So siguro, gayon lang po muna mga kaparmlat. Thank you very much po dun sa inyong pag-support sa aking YouTube channel. Abangan nyo po yung mga susunod ko pong mga iba vlogs na mga farm o beach. Yun po ang maganda dito. May mga design. Mamaya po siguro mas maganda ang mamayang gabi. Dito kasi may mga ilaw. Thank you very much po at subscribe po kayo dun sa aking channel para ma-notify po kayo. I-click nyo lang po yung notification bell para sa susunod na upload ko, meron po kayong update kung ano yung ipapakita kong mga farm.